Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa pag-aaral ng pungsuy ang ilang mga pampaswerte na kung saan makatutulong sa inyo upang mas lalo pang makaakit ng mga swerte sa usaping yaman o pananalapi. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka ay pakicheck na lamang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghayan pa rin po natin ukol pa rin sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng prinsipyo ng pungsuy na kung saan ito ay mga pagay o mga good luck symbols na ito ay may hatid na kayamanan o pagbibigay sa inyo ng maraming swerteng paparating. Kahit kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Alam niyo ba na ayon sa paniniwala ng pungsuy na ang isa pang masasabing pinakamaswerteng good luck symbol na dapat ay meron ka nito sa inyong mga tahanan ay ang money frog. Ang pungsuy money frog na mas kilala bilang three-legged toad ay isang tanyag na simbolo ng Chino na ginagamit bilang isang pungsuy na pagsasaayos upang makaakit ng kayamanan at kasaganaan. Ang three-legged toad or money frog na ito ay konektado din o sumisimbolo ng mahabang buhay at good luck at ito rin ay madalas ginagamit upang magdala pa ng higit na kasaganaan sa pananalapi. Kaya ang good luck symbol na ito ay mainam dahil sa dala nitong positibong enerhiya na kapag meron ka nito sa loob ng inyong pamamahay o mga opisina at sa inyong mga establishmento ay sigurado magdadala ito sa inyo ng malaking swerteng paparating sa usaping yaman man o pananalapi. Kaya't hindi na kayo nagtataka kung bakit ang ilang mga negosyanteng Chinese ay mas lalo pang umunlad ang kanilang mga negosyo at pagyaman nila rito. Dahil bukod sa sipag at syaga, malaki rin ang kanilang paniniwala sa mga good luck symbol na ito na siyang isa rin na matulong para mas lalo pa nilang makamit ang tagumpay. Kaya't para sa inyong makajansky ay agad yun ang i-affirm ang mga swerte o magandang mangyayari sa inyong buhay. Palakasin niyo ang inyong paniniwala, huwag maging negatibo para higit lalo itong maging epektibo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnapin na video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng pag-aaral ng pungsuy na ito ukol sa makapagbibigay sa inyong mga swerte ay kayo na po ang bahalang humuska. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayo sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po natin makakamit ang ating tagumpay. Marunong pa rin po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na ilagdag sa topic na to ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming maraming salamat po mga kachansky. Good luck!